Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po! Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ngayong araw, May 17, ay tinakdang tinatawag na World Hypertension Day. Ito po ay na-establish noong 2005 at mula noong 2006, yung May 17 ng kada taon ay linalaan po yan sa pagbibigay ng tamang impormasyon, edukasyon pagdating sa hypertension. So, high blood pressure ang pag-uusapan natin. Tatalakayin ko po ngayon ang tungkol sa ano ba yung mga stages ng hypertension? Ano ba yung mga posibleng signs and symptoms na tumataas ng inyong blood pressure? Alamin natin ang mga risk factors, complications, mga lifestyle modifications, at pati yung mga medications na binibigay ng mga doktor. Iisa-isahin ko po yan. Pero bago yan, mag-iHeart GSK muna kayo. Yan, iHeart GSK. Siyempre, as a sign of your love, support to my channel, Gabay sa Kalusugan. Okay? O, dali na. Ilagay nyo na po dyan. Tapos mag-thumbs up muna kayo. Okay. O, tapos na. O, sige. Mamaya, babasahin ko yung mga yan. Okay. So, high blood pressure ang pag-uusapan natin. Ano muna ang objective na itong tinatawag na May 17 World Hypertension Day? Ito po ang objective. Ang to communicate, ibig sabihin makarating sa public ang kahalagahan na maintindihan nyo ang tungkol sa hypertension, na ito ay isang seryosong medical complications na dapat nating mapigilan, masugpo, ma-minimize para maiwasan po natin yung mga matitinding komplikasyon. So, nagpo-provide po ng mga information pagdating sa prevention at paano ma-detect at malaman kung ano yung mga treatment na kinakailangan. So, yan ang objective na itong World Hypertension Day. So, since pinag-uusapan natin ng hypertension, siguro ang pinakamahalaga ay ito, know your blood pressure. Siyempre, paano mo malalaman kung may high blood ka o wala kung hindi ka naman magpapa-examine, di ba? Pero pag pina-examine natin, siyempre gusto natin accurate. Di ba mahalaga yung salitang accurate, yung pagkakuha ng inyong blood pressure? Kaya nga sinasabi ko sa mga pasyente ko, measure your blood pressure accurately. Ngayon, pag alam nyo ng mataas, i-control nyo po yan para humaba ang inyong buhay. Measure your blood pressure accurately, control it, and live longer. Okay, so ngayon, paano nga ba chine-check ang blood pressure ng isang tao? Ito po. Nung araw, ginagamit natin yung mga mercurial. Yung di ba yung pag habang binobombang ganyan, merong mercury na umaangat ng umaangat, di ba? Pero ngayon, hindi na ho ginagamit yan dahil sa toxicity, dahil dito sa may tinatawag na mercury toxicity. So, ang ginagamit kadalasan ay yung tinatawag na aneroid. Ito po yung itsura ng aneroid sa mga hindi nakakalam. Yung parang meron kang, parang may relo ka. Tapos meron kang tinatawag na cuff at may tinatawag ka ng pang-bomba. Ito yung shh. Di ba? Kaso, ang problema natin sa ganito, kadalasan, hindi mo magawa sa sarili mo. Kasi kailangan nyo po ng stethoscope. Di ba? Pinapakinggan yan dito sa may pulsuhan. So, hindi ito masyadong ginagawa kung sinasabi nating self-monitoring o yung kayo mismo ang mag-i-examine, di ba? So, kadalasan, ang ginagamit ng mga pasyente ko ay yung tinatawag na digital. Ito. So, pwedeng sinasaksak yan sa kuryente, pwede naman di baterya, di ba? Pero kadalasan tanong sa akin, Doc, accurate po ba itong digital? Compare mo dito sa aneroid. Ang sagot, mas accurate po ito. Pero, for convenient purposes, lahat ng bahay, dapat meron po kayong digital aparato na para ma-check yung inyong blood pressure. At, tatanungin ako, Doc, paano kumahin ang baterya? Di siyempre, check nyo yung baterya. Kung mahina, huwag nyong gagamitin, di ho ba? Pero mamaya, tuturuan ko kayo. Paano malalaman kung itong digital o yung ginagamit yung aneroid ay effective o validated mamaya? So, pag-usapan muna natin itong blood pressure monitoring. So, pag chinek nyo po ang blood pressure nyo, ganyan po ang ginagawa, di ho ba? Kinakabit po yung cuff dyan sa inyong braso. Ideally, ang payo ko sa lahat na magpapacheck ng blood pressure, maganda sana, yung pagkagising niya sa umaga,
umihi lang kayo, umupo sandali ng mga 5 minutes, magpa-check na kayo ng BP nyo. Bakit? Kasi pag gising nyo sa umaga at ihingi ka, chinek ang BP mo, maaaring magbigay ng mataas na resulta. O kaya, kumain ka muna ng almusal, tapos uminom ka pa ng kape, ay maaari din magbigay ng mataas na resulta. So, hindi accurate yon. So, ang pinakamaganda, pagkagising sa umaga, labas nyo muna lahat ng ihi sa pantog nyo. Umupo na mga 5 minutes, kailangan nakalapat ang inyong paa sa, inyo, sa sahig, flat na flat, nakaupo kayo ng diretsyo, at magpa-check kayo ng BP. Ngayon, pag chinag ang BP nyo, diba lalagyan kayo dito ng cuff, no? Dito sa kaliwa o sa kanan, ang layo dapat niyan doon sa inyong pinaka-crease, ay sa pinaka dito sa may elbow, no? Itong tawag dito creases, no? Ay dapat mga 2 fret finger. So mga ganyan. So dalawang daliri ilalagay dito sa taas noon, doon yung irarap ngayon yung calf na tinatawag. So ngayon checkin na yung BP niyo. Ngayon may magtatanong, Doc, paano ko malalaman kung accurate itong pang-check ko ng BP o hindi? Okay, tuturuan ko po kayo. Meron pong tinatawag na paraan para ma-validate yung inyong ginagamit na blood pressure aparato. So ito po, no? To validate your BP, yung ginagamit yung aparato, pwede nyong check to, no? Masi Google nyo po, makikita nyo, validate BP. Lalabas na po yung pinaka-web nila, no? Yung www.validatebp.org. Ngayon, pag pinindot nyo po yan, lalabas ito. Blood pressure, pero US po ito, US blood pressure validated device. So malamang ang ginagamit dito yung mga device na made in US. So baka pag China o ibang bansa, baka hindi nyo makita. Pero nevertheless, karamihan sa inyo alam ko gumagamit ng mga sikat na US brand. So ang gagawin nyo lang po, doon sa kabilang side, makikita nyo po brands. So sulat nyo po yung all brand o kaya yung brand na mismo specific na ginagamit nyo. At pag-click nyo, lalabas na po lahat ng mga blood pressure aparato na validated. At nakalagay doon yung mga kumbaga serial number. So doon yung malalaman na ito ay dumaan na sa pag-aaral na ito ay accurate. So may mga criteria po yan na tinitingnan nila kung papasok sa pinaka-standard na masasabi natin na effective o accurate yung ginagamit nyo. So ngayon, pag lumabas na yung blood pressure nyo, adyan na, makikita nyo na yung reading. Yung dalawang reading, kadalasan yung tinatawag na systolic, yung bandang itaas, at diastolic, yung bandang ibaba na reading. So dalawa po ang blood pressure result. Isang systolic, yung sa bandang taas, at isang diastolic. So ngayon, pag nakita nyo na po yung resulta doon sa digital o doon sa anumang ginamit yung aparato, titingnan na natin, alamin natin yung tinatawag na blood pressure stages. So ito po yan. So ang normal, yung nakikita nyo pong kulay berde, ang systolic o yung itaas na bilang, kadalasan mga 120 pababa. Ang diastolic naman, yung sa ibabang reading, kadalasan less than 80 pababa, kinoconsider po nating normal. So tandaan nyo po yan, ha. Kung ang BP nyo 120 over 80 pababa, kinoconsider natin normal. Pero huwag natin ibababa naman ng husto. Anong hanggang saan naman yung ibaba na pwede sabihin normal? So sa normal, kadalasan, doon sa normal systolic, huwag naman bababa sa 90. Sa diastolic naman, ang normal, huwag naman bababa sa 60. So 90 over 60 and lower is considered na yan as low blood pressure. Okay. Ngayon, paano, Doc, ang BP ko 125 over 85? So pag ganyan po, ang tawag na dyan, elevated o pre-hypertension. Yung tipong papunta na sa hypertension. So kung ang pagitan po ng systolic nyo nasa 120 hanggang 129 at ang diastolic nyo ay pagpalagay natin less than 80, nasa normal, but still consider na yan as elevated or pre-hypertension. Yung tipong papunta na sa high blood. So ano ba, Doc, ang bilang bago mo sabihin na high blood na talaga? Ito po yan. Yung nakikita nyo sa chart ngayon, yung high blood pressure, hypertension stage 1, yan po pag ang systolic nyo ay nasa pagitan ng 130 hanggang 139 at ang diastolic nyo ay nasa 80 hanggang 89.
So, makikita nyo naman, no? Kaya pinakita ko para kayo mismo, alam nyo kung anong stage na po kayo. Nasa normal ba kayo? Nasa elevated? Nasa stage 1 na kayo? Ito ang stage 1. 130 hanggang 139 ang systolic, yung itaas na bilang. At ang diastolic naman ay 80 hanggang 89 o yung ibabang bilang ng inyong blood pressure. So, kung ito'y tinatawag na stage 2 naman, high blood pressure, hypertension stage 2, stage 2, yan na po yung 140 pataas ang systolic at lampas sa 90 ang diastolic. So, meron na ba sa inyo dyan na bibingo na? Ako, Doc. Ayan. Hypertensive crisis naman, yung talagang delikado na. Ito yung talagang kailangan emergency, pumunta ka na agad sa pinakamalapit na emergency room. Bakit? Kasi kung ang inyong blood pressure ay lumampas sa 180 ang systolic at lumampas naman sa 120 ang diastolic, ang tawag dyan hypertensive crisis. So titigan nyo maigi, saan kayo dyan? Nasa normal, elevated, high blood pressure stage 1, high blood pressure stage 2, o hypertensive crisis? Nasaan kayo dyan? Ngayon, kung nakita nyo na, more or less may idea na kayo. Naku Doc, ang BP ko palagi 145. Tapos 92, 95. Pero wala naman ako ininom na gamot. Eh kung nasa stage 2 ka na, eh talagang kailangan mo na ng gamot. Pati nga stage 1, kailangan mo ng gamot. But usually, we ask the patient na imo-modify natin yung lifestyle niya. Tingnan at obserbahan kung bababa ang blood pressure. Didiscuss ko yan mamaya sa inyo. Okay. So, since napakita ko na sa inyo yung table, ulitin natin para pumasok sa inyong mga kukots. Okay. There are 5 main blood pressure ranges. Normal, pre-hypertension, high blood pressure stage 1 and stage 2, at hypertensive crisis or emergency stage. So, yan po yan. So, kita nyo may green, may yellow, may orange, may dark orange, at may red. So, pag red talagang ba masama na yan. Masyado lang mataas yan. Okay. So, tingnan nyo kung nasaan kayo dyan. Ngayon, bakit mahalaga nyo yung tingnan? Kasi po, may mga pasyente po na hindi nagpapa-blood pressure. Hindi nila namo-monitor. Ang katuwiran nila, wala naman ako nararamdaman na masama eh. Okay naman pakiramdam ko. Hindi naman ako nahihilo. Hindi naman masakit ang ulo ko. Kaso, meron po mga tinatawag na silent killer. O kaya silent hypertension. Ito yung mataas ang BP nyo pero wala kayong nararamdaman. Hindi ho ba mas delikado yun? Imagine nyo kung ang BP nyo ay nasa hypertensive crisis na. 180 pataas. Pakatapos wala kang nararamdaman, mas masama po yun. Bagamat majority ng pasyente ay walang nararamdaman, meron mga tao na kunting taas lang ng BP ay may nararamdaman na sila mga signs and symptoms. At ito po yon. What are the hypertension signs and symptoms? Huwag nyo nang intayin ha. Dapat magpa-monitor din kayo ng BP nyo maski wala kayo ng mga babanggitin ko. Pero ito mga ito ay posible na mataas ang blood pressure nyo. Nahihilo? Feeling mo naduduwal? O kaya sumusuka na? Dahil sa sobrang sakit na ng ulo, sobrang taas ng pressure sa ulo, kaya ganyan ang naramdaman. Dumudugo ang ilong, yung iba hinihimatay sa sobrang hilo, sobrang pagsusuka, susunod yan, hinihimatay na lang bigla. Pakiramdam nyo, pagod na pagod, shortness of breath o kinakapos ng hininga, blurred vision, biglang lumabo ang paningin, at may chest pain or chest discomfort na minsan nakakaramdam din ng pangangalay, kadalasang kaliwang bahagi ng kanyang mga braso at kamay. Ngayon, bakit dapat pag-usapan tong hypertension? Kasi alam natin, traitor to. At ang hypertension ang main risk factor ng pagkakaroon ng stroke at heart attack. At ang stroke at heart attack, kasama na ang mga iba pang problema sa puso, ang masasabi natin nandun pa rin sa top 3 na problema ng kinamamatay ng mga Pilipino. So, hindi ho dapat baliwalain to. At bukod dito sa dalawang nabanggit ko, stroke at heart attack, na yan ang alam na alam natin, uy, na-stroke, bakit? Sa sobrang taas ng blood pressure, pumutok ang kanyang ugat sa ulo. Na heart attack, pumutok ang ugat sa heart, o ano-ano pa. Tumigil ang pagtibok ng puso. Lahat yan because of history of hypertension. Pero may iba pa.
maraming damages na dudulot ang pagtaas ng blood pressure. Blindness, pagkabulag. Kidney failure, bigla na lang na hindi gumana ang kanyang bato at humantong sa dialysis. Kaya may pasyente po na nagtataka kayo, dialysis, wala naman diabetes kasi ang alam natin kadalasan ay mga diabetic dinadialysis kasi nabumigay yung bato. Pero hindi nila alam na posible rin dahil sa matagal na pagkakaroon ng mataas na blood pressure. So heart failure, heart attack, stroke, blindness, kidney failure. At pag minalas-malas pa, pwede pa yan mga erectile dysfunction at iba pa. So ngayon, importante rin malaman natin, Doc, ano po ba ang dahilan bakit tumaas ang blood pressure ko? Ano ang causes? Ito po. Causes of hypertension. Dalawang klase o dalawang pwedeng dahilan. Number one, yung tinatawag na primary or essential hypertension. Ito yung hindi mo masasabing sakit kung hindi yung mga ginagawa nyo at paulit-ulit yung ginagawa at dahil sa overtime o sa takdang panahon, lumabas na yung pagtaas ng blood pressure nyo. Pangalawa ay yung tinatawag na secondary hypertension. Pag sinabing secondary hypertension, ura-urada to. Tapos severe at kadalasan may matutukoy ka na dahilan o isang sakit na nagdulot ng pagtaas ng blood pressure nyo. So primary muna pag-usapan natin. Lahi, hindi naman pinanganak ka ngayon, may high blood ka na, kundi nasa lahi nyo. It develops over time. Smoking, dahil sa kasi sigarilyo, kumipot ang ugat. Nagkaroon ng mga nicotine at kung ano-ano pa mga deposito dyan sa inyong mga ugat. Obesity, dahil sa overweight, nahihirapan ang inyong puso bumomba sa napakalaking bahay. Kulang yung water pump na binili natin. Kailangan mas malaki yung water pump para kumalat ng tubig sa buong bahay natin. Eh, ang problema, yung bahay na maliit yung water pump, madaling remedyohan. Palitan mo lang na mas malaki. Eh, paano yung puso nyo? Hindi pwede. Nahihirapan ngayon yung puso nyo dahil ang laki-laki ng katawan nyo. Di ba? Mahilig kumain ng maalat. Nagkukos din yan ng pagkipot ng ugat. Pag inom ng alcohol, lalo na yung labis na pag inom, araw-araw na lang umiinom ng alak, lasinggo at kung ano-ano pa. Too much stress. Kay isip, ang dami mong pinoproblema maski walang kakwenta-kwentang bagay. Palaging maitang ulo, palaging galit. Kakulangan ng ehersisyo. Dahil pa nag-exercise ka, gumaganda yung daloy ng dugo nyo, nagiging maayos ang timbang nyo, mas nagiging masigla kayo, di ba? At aging, na hindi naman natin mababago. Okay. Kasi ang pag-edad, eh maraming pwedeng sakit na mangyari. Mismo yung dahilan ay ang pag-edad. Isa na yung pagkipot ng ugat na dala ng nagkakaedad at marami pang iba. Yung secondary hypertension, ayan yung ura-urada, ayan yung mga biglang nagkaroon ka ng obstructive sleep apnea. Halimbawa, namaga tonsils nyo. Eh, hindi ka makahinga ng maayos dahil dito nagko-compensate yung puso nyo, tumataas ang blood pressure nyo. May heart defect. Yung mga may problema sa valvula sa puso, may mga baradong ugat sa puso, coronary artery disease at iba pa. Kidney disease, may problema ka sa sakit sa bato na ang isang nangyari sa iyo ay tumaas ang presyon nyo. Iba pa yung dahil sa mataas ang presyon nyo, nasira ang bato nyo. And medications o mga illegal drugs, yung mga recreational drugs ay pwede magpataas ng blood pressure. Pag sinabing medication, isang magandang halimbawa dyan, mga gamot sa sipon. Hindi dapat iinom ng basta-basta ng mga gamot sa sipon, lalo na kung may alta presyon kayo. Dahil isa sa action yan ay maaaring tumaas ang BP nyo. Okay? Then yung mga adrenal and thyroid conditions, tulad ng mga may hyperthyroidism at iba pa. Adrenal, yung mismong adrenal glands nyo, may diferensya na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. At may iba pa mga problema na may kinalaman sa brain na maaari magpataas ng inyong blood pressure. So ngayon ang tanong, Doc, alam ko mataas BP ko. Anong gamot iinumin ko? Teka. Bago tayo mapunta sa gamot, aalamin ng doktor kung anong munang dahilan bakit tumataas ang blood pressure nyo. Minsan, o masasabi kong kadalasan pala, baguhin nyo lang yung lifestyle ay nakakakita na tayo ng pagbaba ng blood pressure 5, 10 or even 20 millimeter mercury. Ibig sabihin kung dati ka nag 150, eh pwede maging 130 yan. Pwede maging 125 sa pamamagitan lang ng pagbago ng inyong lifestyle. So pag sinabing lifestyle,
may babaguhin ka at hindi nabibili yan sa drugstore. Ito po yon. There are 8 lifestyle changes to lower your blood pressure. Tandaan nyo po ito, lalo na yung mga lolo at lola. Number 1, get moving. Ibig sabihin, stay active physically. Ano ibig sabihin nun? Kung pwede, haba-haba natin ang lakad. Huwag yung palaging nakaupo, nakakuyakoy, andyan sa tumba-tumba. Kailangan maglakad-lakad. Yung iba naman sa inyo na nagtatrabaho, siguro naman, kung pwede naman, kung nag-o-office kayo, eh kung third floor lang naman yan, baka pwedeng hagdanan na lang kayo paakyat, hagdanan pababa. Yung iba kasi, isang floor lang, iintay pa ng elevator, di ba? Papark na yung kotse nyo, nakakotse nga kayo, bababa kayo, naka-aircon, ipark nyo na medyo malayo na meron kang konting lakad man lang papunta sa kotse mo at papunta sa pupuntahan nyo. Number 2, focus on nutrition. Kumain kayo ng maayos. Make sure na hindi na kayo kakain ng mga, alam nyo na, may preservative, delata, mga fast food, yung mga sobrang mantika. Damihan nyo more on gulay, prutas. Doon tayo mag-focus. At syempre, mahalaga rin yung pag-inom ng maraming tubig para ang dugo nyo hindi malapot. Number 3, bawal na kumain ng mga maalat. Sinasabi ko sa mga pasyente ko, kasi yung isang kutsaritang bagong, halimbawa, pwede kayong atakayin sa puso. Kung tuyo, isang pirasong tuyo, pwede pong tumaas ang BP nyo. So, alisin nyo na po yan. Kasama na po dyan lahat ng mga preserved food o mga may food coloring dahil kadalasan may kasamang asin yan para ma-preserve. Then make sure to take your medication properly. Kung kayo po'y umiinom na ng gamot at naresetahan na, make sure inumin nyo po yan on time. Kung sinabing alas 8 ng umaga, alas 8 ng umaga. Huwag yung, nakalimutan ko, ay sige bukas na lang. Minsan ganun na nangyayari. O kaya, ininom mo na, nakalimutan mo na uminom ka, uminom ka na naman ng isa pa. So dapat, meron kayong parang calendar o meron kayong medicine box na nakalagay doon kaya alam mong ay wala nang laman na inom mo na yon, di ba? Check your blood pressure regularly kasi may mga tao maaaring mataas ang BP ngayon dahil may pinagdadaanan o kaya hindi nakatulog na maayos, marami iniisip, nag-aalala at kung ano-ano pa. So check mo siya regular, tingnan kung nagbago lang ang BP nyo dahil sa sitwasyon nyo sa pangkasalukuyan. Ibig sabihin hindi ka high blood kung hindi ayusin lang natin yung sitwasyon na yon. Number 6, magbawas ng timbang. Kung tayo'y overweight, lalo na kung obese, more than 20% ng overweight nyo, magbawas ka lang ng 5 to 10 pounds, makikita nyo na yung difference sa inyong blood pressure. Number 7, alcohol. Kung umiinom ng alak, sinasabi palagi, drink moderately. So ibig sabihin, konti, ayos lang. Kung beer, isang boteng beer, pwede siguro. Kung alak, hard, one shot, pwede siguro. Pero ang tanong, eh kung inaraw-araw mo naman, o kaya meron kang ibang health problem na pwede maging dahilan na tumaas ang sugar nyo, tumaas ang cholesterol nyo, di malilintikan tayo, lalo na kung may fatty liver ka pa. Okay. Then number 8, marunong ka mag-distress. Bawasan ang tensyon. Dapat meron na kayong mga ginagawang nakaka-relax sa inyo, nakakaalis ng stress nyo sa pang-araw-araw. At make sure matulog kayo ng maayos o tamang oras ng tulog. Bagamat di na natin maabot siguro yung 8 oras kung tayo'y nagkakaedad na, at least meron po tayo mga 4-6 na oras na malalim. Sapat na po yon para sa akin. So yan po yung 8 lifestyle changes na kayo dapat gagawa at hindi natin iaasa sa pag-inom ng gamot. Di ba? Ngayon, ginawa nyo na lahat. Nagpakabait ka na, hindi na mait ang ulo mo, nagre-relax ka na, hindi ka na kumakain ng bawal, nag-exercise ka, maganda na timbang nyo, but still, mataas pa rin ang blood pressure nyo. Doon na tayo papasok sa pag-inom ng gamot. Ito na mga yon. Pag pinag-usapan ng hypertension medication, palaging question mark, anong gamot ang iinumin ko? Kano karaming gamot iinumin ko? Kasi ganito, sa dami ng gamot sa blood pressure, hindi ba kayo nagtataka? Ang daming klaseng gamot sa blood pressure, pero lahat sila, isa lang ang layunin, bumaba ang blood pressure nyo, pero sa iba-ibang paraan. Ulitin ko po ha, para hindi tayo magkalito-lito. Napakaraming gamot sa high blood. Iba-iba po ang klase, iba-iba po yung classification. Ngayon, ang tanong, bakit yung isang pasyente, isa lang ang iniinom niyang gamot sa blood pressure? Yung isa naman, 3. Yung isa, 4. Kasi po,
bawat gamot na ibinigay ng doktor, ang layunin bumaba ang BP nyo. Pero iba po, iba-iba ang approach. Okay. Ang gulo yata. Naintindihan nyo ba? O, ito po. Common hypertension drugs. Ito po, napakarami. Halimbawa lang, diuretics, pampaihi, beta blocker, parang heartbeat nyo ay hindi masyado malakas kumabog, calcium channel blocker para bumuka ang ugat nyo, angiotensin converting enzyme inhibitor para pigilan ng pagkipot ng ugat nyo, angiotensin 2 receptor blockers at marami pang iba. Dok, nalilito ako, ang daming gamot. Naku, huwag kayo malito dahil kung nalilito na kayo dyan, mas lalo kayo malilito dito. Hypertensive drugs. Tingnan nyo naman po kung di kayo malilito. Pag pinag-usapan yung anti-hypertensive drugs, maraming classification tulad ng aking sinabi. Huwag kayo mag-alala. Binibigyan ko lang po kayo ng idea para maintindihan nyo na ngayon kung bakit may iba-iba kayong iniinom na gamot. Number one, nung nakikita nyo sa taas, diuretics. Number two, na nakikita nyo sa taas din, renin-angiotensin system inhibitors. And number three, sympathetic inhibitors. Bawat isang classification, meron pang sangay, ano? Sanga-sanga. Oh, nanganganak pa, oh. Ang diuretics, tingnan nyo, may thiazide, may high ceiling, may potassium sparing. Maybe some of you, narinig nyo na yung fluorosemide, di ba? Common yung Lasix na tinatawag. Kung mapapansin nyo, lahat yan pampaihi, pero iba-iba ang aksyon. Yung isa, iihi ka, pero hindi niya ibinababa yung potassium nyo sa katawan. So, yung isa naman, iihi ka pero bababa ang potassium nyo. Kasi may mga tao, mataas ang potassium, well, medyo irregular ang heartbeat. So, nagmamanas ka, mataas ang blood pressure mo, ibang binibigay sa iyong pampaihi. Eh kung ang potassium nyo bumabagsak, bumababa, madalas kang pulikatin. So, ang bibigay sa iyo, pampaihi na hindi bababa ang potassium. So, gusto ko lang tingnan nyo lang, para silipin nyo lang. Doon sa ibaba ng renin-angiotensin system, yung nasa gitna, makikita nyo may tatlong division na naman. ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, tsaka direct renin inhibitor. I'm sure meron sa inyo umiinom ng ACE inhibitor. Pansinin nyo po ang generic, lahat may pril sa dulo. Pril. Yung angiotensin receptor blockers, mapapansin nyo, lahat ng mga may tan. So, yung uminom sa inyo, losartan, candesartan, balsartan, telmisartan, irbisartan, olmisartan, yan po yung isang kategorya niyan. May iba naman siguro sa inyo, nandun sa sympathetic inhibitor, umiinom ng mga beta-adrenergic blockers, yung propanolol, metoprolol, atenolol. Lahat naman ito may ulol sa dulo, di ba? Merong carbidolol. So lahat yan may ulol. Yung mga ulol na yan, ang tawag naman dyan, beta blockers. So, pinapa-regulate niya yung pagtibok ng puso nyo. Kadalasan binibigay sa mga may high blood na may kabog-kabog ang dibdib. So, ngayon, ma-imagine nyo po ba na kaya pala ang daming klaseng gamot kasi may high blood ako pero may kabog-dibdib ko. May high blood ako pero diabetic ako. Usually, pag high blood na may diabetic, ang binibigay yung ACE inhibitor. Yung may pril sa dulo. So ngayon, naintindihan nyo. Kung nalilito kayo dyan, huwag kayong mag-alala. Tingnan nyo po yung pinakailalim dun sa may bandang kanan. May nakikita ba kayong C-O-N-T-D? Ibig sabihin nun, eto, may continuation pa. Eto. So, kung nalito na kayo dun sa isang table, may isa pang table. Eto na yung calcium channel blocker tsaka vasodilator. Sino sa inyong uminom ng mga amlodipine? Yan ang pinakasikat, di ba ngayon? Nung araw, uso yun, di ba yung adalat, nipedipine? Pero hindi na masyado ginagamit yan. Pelodipine, ngayon ang pinakasikat dyan, yung amlodipine. I'm sure marami sa inyong umiinom yan. Ang tawag dyan, calcium channel blocker. Then may uminom siguro sa inyo ng mga tildiazem. Ayan, nandyan po yan. Besotiazepine. So kung titingnan nyo po, pinakikita ko lang sa inyo kung bakit ang daming klaseng gamot kasi iba-iba po ang aksyon na ang layunin, ibaba ang blood pressure. So, parang ganito, may isang babae na gustong pumunta sa beauty parlor. Baka may matamaan na naman ako. Nako. So, yung babae, sabi niya, pupunta ako ng beauty parlor dahil gusto kong maging beauty. Ngayon, yung beautician, tatanong ngayon, mama, ano po bang gusto niyong gawin? Ayusin po yung buhok?
lagyan kayo ng kilay, i-makeup kayo, lagyan kayo eyeliner, i-makeup, or kung ano-ano. So, syempre, depende kung anong, tama ba yung term ko, pangit doon sa babae? Depende kung anong gusto niyang ayusin doon sa babae, pero isa lang ang layunin niya, gumanda siya. Nakuha niyo ba? Parang may sablay, pero yun ang ibig ko sabihin. Kung ano yung dahilan ng kapangitan, yun ang aayusin. Di ba? So, dun ang sinasabi ko na iba-iba po yan. Nahirapan ako paliwanag, pero alam niyo po, binigyan ko lang po kayo na idea tungkol sa hypertension. Since May 17 po, at ito po itatawag na World Hypertension Day, sana po maging useful itong ginawa kong pagpapaliwanag. But yan po ang goal natin, ipaliwanag ang tungkol sa hypertension, intindihin ng pasyente, ano yung mga dapat gawin, at bakit maraming gamot. So ngayon, regarding kung anong gamot nang dapat yung inumin, hindi pwedeng ininom ng kapitbahay nyo at effective sa kanya, iinumin nyo rin. Kasi marami sa inyo ganyan. Eh, sabi nung kapitbahay ko, ito binigay ng doktor niya, bumaba BP niya. Eh, yung pala, ikaw, mataas ang blood pressure na may diferensya sa kidney, iba dapat ang gamot mo dun sa iniinom ng kapitbahay mo. Di ba? So, I hope nakatulong po ako sa inyo na mapaliwanag ang tungkol dito sa hypertension sa maski sabihin natin maikling panahon, eh may laman po yung aking paliwanag. Siyempre, pag nagustuhan nyo, huwag nyo naman kalimutan. I-thumbs up nyo ako kasi minsan ang dami nanonood, konti lang yung thumbs up, iniisip ko, hindi nila nagustuhan yung paliwanag ko. O kaya, siguro, sandali lang pinanood, hindi inintindi lahat. Tapos magtatanong yan sa baba, Dok, bakit itong gamot ang ininom ko? Bakit ito binigay ng doktor ko? Yung pala, kung tinapos niya yung buong paliwanag, nandun na lahat. So again, thumbs up. Pagkatapos niyo mag-thumbs up, huwag niyo kalimutan, mag-subscribe po kayo. At i-click niyo na rin po ang notification bell. Okay? So kung nagustuhan niyo po yung paliwanag ko, isang iHeart GSK naman dyan. Okay? So ako po si Dr. Gary C. At sana ako'y naging gabay sa inyong kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Bye-bye!